automatic transmission ba ang sasakyan mo at nawala yung drive gaya nito? Meron siyang reverse pero ayaw siyang umabanti, kaya ginamitan natin ng handus dala tulak. Bali, meron na rin mga naunang tumingin dito pero hindi pa rin talaga siya umabanti. Kaya dito ngayon, ang ginawa natin ay ayan. So, meron tayong mga kasama dito sa ilalim. Yan, so tingnan natin yung transmission natin. Yan, so medyo malaki-laki talaga. 4-wheel drive pa talaga to. So, ang ginawa natin dito ay tatanggalin natin yung buong transmission. Ngayon ay fast forward na tayo. So, andito yung master natin na si Sir Fernando Gambua. So, sa mga Tagaluson dyan at gusto nyong magpaayos, ayan, so nilagay ko sa screen yung page niya. Tawagan nyo lang yung number niya kung gusto nyong magpaayos. So, nasa Angeles, Pampanga yung shop niya. Ayan, so kita natin dito na ginamitan na natin agad ng lug nut, dalaibot yung transmission natin. Dahil sa walang drive yung sasakyan, ay tingnan natin kung ano ba talaga yung dahilan, bakit ayaw tumuyok-tuyok yung abanti niya. Kita natin yung mga lining dito, yan, sobrang napakarami. So, same lang din yung lining ng mga motor, yung motorcycle, ayan. So, observe natin dito, ito yung lining ng drive natin. So, kita nyo naman siguro na umitim siya. Yan, so, bali, ang nangyari ay nasunog to. Yan, so, ito yung posible na dahilan bakit kailangan natin ng handos dala doot. So dito naman ay dinala ko sa kaibigan ko na machine shop yung ayan, tawag dito. So ginamitan natin ng tuyok-tuyok para magawa natin yung tamang clearance at mawala din yung gaspang. So yan, basta ginamitan ng maraming tuyok-tuyok, yun na yun. So kita natin na medyo sinaw-sinaw na. So inabot na naman tayo ng gabi. Ayan, nag-overtime talaga tayo para mahabol natin yung tambak na trabaho. So yan, tinira na ni Master. So siyempre bago tayo mag-assemble, kailangan natin ng bagong mga lining. Ito, ito yung rebuilding kit ng Land Cruiser Prado. O, 1KD engine. So kita nyo naman siguro yung bagong lining dito at yung spacer, yung bakal. Yan, so sinimula na agad na assemble ni Master Fernando dito. Oh. Siya talaga yung tumira dito. Tapos kami ay ano lang, yan, tagapag-video lang din ako. So simple lang yung ginawa niyan, ayan, ibinalik lang talaga yung pagka-arrange yung lining at saka pinaslak na agad nung kasama natin. Yan, so madali lang naman pala at ikut-ikutin ng kunti para tumuyok-tuyok siya. Tapos yan, maraming tuyok-tuyok lang pala yung dapat gawin dito para bumalik yung buhay ng transmission natin. Yan, so tuyok-tuyok lang talaga yung goals. So syempre habang nagtuyok-tuyok yung mga kasama natin ay kaming dalawa ni Sir Fernando rito ay nagkakape lang kami. Ayan, kita nyo naman na nag-iinom lang kami ng kape dito at turo-turo lang sa mga kasama namin. Napaka-simpleng trabaho lang, no? So syempre dahil sa sinuwerte tayo, dumating na yung in-order natin na lifter. Kaya in-install na nila agad. Ayan, so binigamitan ng bari-barina dyan, no? At pinupok-pok-pok pa ng maraming bisis. So ganun lang talaga kasimple pala na magkabit ng lifter. So ngayon ay dahil meron na tayong lifter, kaya sumakay na yung sasakyan dito sa ibabaw. So medyo magaan na yung trabaho natin pagbalik nung transmission. Kasi nung binaba natin to, wala pa yung lifter natin. So halos 4 na araw din yung trabaho natin dito. Ayan, so nakabit na yung transfer case ng sasakyan natin. Siyempre, huwag nating kalimutan lagyan talaga ng ETF. Ayan, kita yun naman yung paglagay ng ETF dito. Merong isa na nagkamangkamang sa ilalim at yung isa naman ay nagpisil-pisil dun sa, yan o. Parang lagay lang yung kahimtang. So ngayon ay binaba na yung sasakyan natin at pinailaw ko na agad yung headlight. Ayun, one click. So kita natin na umabanti na yung tuyok-tuyok niya. Tara, test drive tayo. So siyempre yung sasakyan natin na walang drive ngayon ay pinatakbo ko na ng dahan-dahan. Yan, so dahan-dahan lang tayo para iwas na iwas tayo sa tumikalbong. Maraming salamat. Thank you.